natin yung Bonifacio Day kung saan ito yung ika-155 na taon ng kapanganakan ni Andres sa Bonifacio. Hininiwala tayo bilang mga kabataan at bilang mga guro ng bayan na isa si Bonifacio sa dapat nating at tingalain at tingnan bilang mga kabataan. No? Gayun din ngayon, pinapanawagan natin yung pagapalaya kay Congresswoman Franz Castro at kay Casaturo Campo kung saan kailan pa naging krimen na tumulong sa mga katutubo, sa mga lumad na hinaharangan yung kanilang mga pagkain. No? Kaya naman, bilang mga guro sa hinaharap, naninindigan tayo na dapat ang gobyerno ay dapat tumutugon sa interes at sa kalagayan, sa kung ano yung kalagayan ng kanya mamamayan. At hinahamon din natin yung ibang mga kabataan na lumabas sa ating mga classroom na tugunan kung ano yung hinihingi na ating panahon ngayon. Yun ay yung lumaban, manindigan para sa ating karapatan, para sa ating interes at para sa ikauunlad ng ating bayan. Ngayon sa paanan ng binigay. Kaya tapos pinag-usapan! Nag-iisa kami dun sa pag-alala ang mahabang kasaysayan ng pakikibakang Pilipino. Malinaw kung sino ang tunay na kaaway ng ating bansa. Kaya imperialismo! Imperialismo! Ay nandito dahil naniniwala kami na kailangan sa modernong panahon ay makibahagi yung sektor namin sa ganap na pagpapalaya sa bansa namin. Kasi ramdam naman ng mga pamilya ng mga OFWs na naiwan dito na hindi ganap yung paglaya ng bansa natin. Kasi mula pangibahan ni Gat. Andres Bonifacio noon, eh hindi pa rin tapos. Kasi andyan pa rin yung direktang influensya, bagamat hindi sila yung nangungulong niya. Pero yung pagiging malakolonya ng Pilipinas mula sa gobyerno ng Amerika, naramdam na ramdam sa pang-araw-araw na buhay namin yung mga OFWs. Ngayong araw na ito ay ginugunita natin ang isa 155 taon ng kapanganakan ni Gat. Andres Bonifacio. Alam natin na si Gat. Andres Bonifacio ang nagsimula ng Revolusyon Pilipino. At sa kasalukuyan ay hindi pa rin naman lumalaya ang Pilipinas. Patuloy ang pangipasok ng mga imperialistang bansa sa pangunguna ng Estados Unidos. At itong mga bandang huli na ng mga taon ay narito na rin ng China. Actually, gusto na sakupin ng China ang Pilipinas dahil doon sa pagtatayo nila ng mga impastruktura doon sa West Philippine Sea. Ganun din ay pumapasok na rin ang mga manggagawa mula sa China na umaabot halos ng 52,000 na, no? Ang mga manggagawa na galing sa China. Hindi dapat matakot ang mga prinsipo. Ang sinasabi niya, ang mga manggagawa na ay terorista, hindi yan terorismo. Ang paglaman ng mga manggagawa sa kanilang sahod, karapatan ay hindi terorismo. Kaya't mga manggagawa, tuloy-tuloy na maglalaban, tuloy-tuloy na magpapalakas. At sa mga darating na araw, ay makikita sa lansangan ang mga manggagawa sa mga iba't ibang sektor upang ipagpatuloy ang revolusyong pinangunahan ng Gat. Andres Bonifacio.